Hey guys, ito next video natin ngayon is i-share ko sa inyo kung paano ma-enable yung original na ultra graphics at yung ultra refresh rate sa Mobile Legends sa latest patch. So ito yung pinaka-update ng tutorial natin. So yun na nga guys, isimulan na natin. Pero kung bago ka pa na sa channel natin at kung gusto mo ng magandang videos, is hit mo na yung subscribe button pati notification bell para ma-updated ka sa mga susunod pa natin videos. So na guys, isimulan natin. So close muna natin yung Mobile Legends, tapos punta ka sa file manager ng cellphone mo sa phone storage guys, sa internal storage para palitan yung pangalan ng resources ng Mobile Legends. So punta ka sa Android folder, tapos data folder, tapos dito hanapin mo yung com.mobile.legends para palitan ng pangalan. So long press mo lang yan pag nakita mo na, tapos pinatay mo yung rename. Lagyan mo lang ng 1 yan guys, kaya natin papalitan para hindi mawala yung resources ng Mobile Legends. Then after nyo mapalitan yung file name ng resources ng Mobile Legends, open nyo, tapos punta ka sa files folder, tapos yung Dragon 2017, so open mo yung Dragon 2017, tapos yung assets, open mo yan, tapos dito, select mo yung comlibs folder, document folder, at yung version folder para burahin. So kailangan natin burahin yung tatlong yan, para pag nag-extract mamaya yung MLAP na gagamitin natin is hindi magkaroon ng problema. So wait lang natin siyang mabura guys. Then after nyong mabura is uninstall na natin yung Mobile Legends natin. So huwag kayong mag-alala sa resources guys, hindi yan mabubura dahil nga pinalitan natin ng pangalan yung resources ng Mobile Legends natin. So uninstall na natin to. Ayan. Then after nyong ma-install is punta na kayo sa pin comment natin. Check yung pin comment natin dyan kasi dyan ko nilagay yung files na gagamitin natin. So ito yun, yung Ultra Setting Tools at yung Ultra MLBB.apk. So yung dalawang file na yan yung gagamitin natin. Then once na meron na kanyan, unahin na natin extract yung Ultra Setting Tools. Pindutin mo lang yan, tapos extract here so hindi na siya manghihingi ng password. Tapos may lalabas dyan na dalawang application pa. Bale, ang gagawin natin, una natin i-install itong latest Tai Chi. So tap mo lang yan, tapos install. After nyo ma-install guys, huwag nyo munang i-open, pindutin nyo lang yung done. Kasi kapag in-open nyo, bale magkakagulo-gulo, mahirap na sundan yung tutorial. Pindutin nyo lang yung done. Basta install nyo lang yung lahat, tapos pindutin nyo lang yung done, huwag mo muna kayo mag-open. So pindutin nyo lang yung package installer pag malabas sa ganyan, tapos just once lang para ma-install. Then after ma-install, pindutin lang ulit yung done. Ganun din sa MLBB APK, kapag in-install nyo, install lang ulit. Tapos pag may lumabas sa ganyan, package installer lang. Pero ewan ko kung may lalabas din ganyan sa inyo. Pero kung meron man, gayaan nyo na lang yung ginawa ko. So install nyo lang yan. Tapos huwag nyo ulit i-open. Pindutin nyo lang yung done para hindi kayo magkaroon ng problema. Ayan, i-done nyo lang. Then after nyan is, labas na kayo dyan sa file manager. Tapos open nyo yung Tai Chi. So open nyo yung Tai Chi. Pindutin nyo lang yan. Pag lumalabas sa ganyan guys, update module nyo lang. Tapos hintayin nyo siyang mag-update. Ayan, update success na daw. Tapos pindutin nyo yung agree. Then, I know it. Ayan. Pag ganito na yung tutorial guys, pindutin nyo yung button sa baba. Ayan, tapos pindutin nyo manage modules. So, yung pangalawa, okay nyo lang pag may lumabas sa ganyan. Tapos pindutin nyo yung checkbox guys, yung nasa gilid ng X installer. Yan, check nyo yan. Then after nyo ma-check, back nyo na. Tapos pindutin nyo ulit yung button sa baba, tapos create app. Then dito, hanapin nyo yung Mobile Legends. So i-check nyo yung Mobile Legends guys. Tapos pindutin mo yung create sa baba. Yung button dyan sa baba nakasulat create. So pindutin mo yan. Then dito, hintayin mo lang siya mag-loading. Kasi yung ginagawa niya dito is gumagawa siya ng bagong kopya ng Mobile Legends. Tapos yung Mobile Legends na yun is pwede nating i-bypass. Yun na nga yung gagawin natin, nalalagyan natin ng ultra graphics at ultra refresh rate yung Mobile Legends na ginagawa niya dito. Pero nandito na guys, confirm nyo lang. Then pindutin mo yung okay, i-uninstall nyo daw yung original na Mobile Legends para palitan nga nung binypass natin. Tapos ready to install na daw yung binypass natin na Mobile Legends. Allow nyo muna pag nanghingi ng permission. Ayan, alam mo na natin, tapos back na natin. Pag may lumabas na ganyan guys, X nyo lang, tapos pindutin nyo ulit. Ayan, install na yung nakalagay. Install na natin yung Mobile Legends, tapos hintay na natin siyang matapos. So, wait lang guys. Then, ayun, execute, success. So, meron na daw tayo, na-install na natin yung Mobile Legends. Then, after nun guys, pwede na natin i-back tong Tai Chi. So, back na natin.
Tapos open na natin yung X-Installer na application. So allow lang natin pag nahingi ng permission. So continue. Then pindutin na natin yung okay. Tapos dito, pindutin nyo yung device properties. Then sa pinakataas, yung changing device properties, i-check nyo yung checkbox na yan. Tapos sundan nyo yung mga itatype ko dito kasi papalitan na natin yung properties ng device natin. Para nga gumana yung Ultra Graphics. So ayan, pindutin nyo yung model. Kung iba yung nakasulat dyan sa inyo, palitan nyo lang neto, burahin yung nakasulat dyan, tapos ito yung susulat nyo. M20 12 K 11 A G. Kailangan guys, big letter yung mga lalagay dyan, tapos yung numbers. But then once na mapalitan nyo na, okay nyo lang. Tapos ang next naman is itong manufacturer. Ang ilalagay natin dyan is Xiaomi. So kailangan correct spelling guys. Big letter yung X, tapos small letters yung kasunod. So Xiaomi. Then ito yung masulat, okay nyo lang. Tapos yung product, ang ilalagay natin sa product is Poco F3. Kailangan guys, tama yung ano letters ha. Yung malaking letter at yung maliit na letter guys, kailangan tama yung pagkakasulat. Tapos dito naman sa board, ang ilalagay natin sa board is Aliot. Pag nasulat nyo na is okay nyo lang. Tapos dito naman sa hardware, ang ilalagay natin is Qcom. Then after nyo mapalitan na yung properties ng device guys, i-back nyo na, pindutin nyo yung back button para ma-execute yung in-edit natin. Then after nun, balik na kayo sa file manager ng cellphone nyo yung pinaka-phone storage para ibalik yung file name ng resources ng Mobile Legends. So punta kayo sa Android folder, tas data folder, tas hanapin nyo dito yung com.mobile.legends1 yung pinalitan natin kanina. So balik natin siya sa original pangalan, tanggalin nyo yung 1. Tapos okay nyo na. So com.mobile.legends na yung pangalan. Tapos close nyo na. Then dito is open na natin yung Mobile Legends. So na guys, kung titignan nyo, is working na working yung tutorial natin. So na guys, salamat sa sumusuporta sa channel natin at sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon. At kung nag-enjoy nga kayo, is hit nyo na subscribe button pati notification bell. Sobrang appreciate yun guys. Maraming salamat sa inyo. At sana patuloy pa rin kayo sumuporta sa channel natin dahil dito ko natatapos yung video. Thanks for watching!